Awit? Paano ko kaya ipapasa at sasagutan tong week 1 at saka week 2 ng MAPE? Una, syempre, kailangan may papel at ballpen ako para makagawa ng answer sheet. Ngayon naman, sa band paper, isusulat ko ang aking pangalan, grade and section, subject, at kung anong week. Ayan, okay na. Pwede na magsimula. Ngayon naman, sa module, ang una kong gagawin, syempre, basahin yung most essential learning competency. So, i-highlight ko yun. Ayun kasi yung mga dapat kong matutunan sa week 1, sa music, sa physical education and health, ayan, okay, sa arts, tsaka sa health, ayan. Okay, ngayon, parating naman mabasa, pagkatapos ko mabasa yan, pupunta naman ako ngayon sa mga paalala or to the learners that before starting the worksheet, babasahin ko mabuti yan bago ako magsimula. Okay na? Okay, so ngayon magsisimula ako sa week 1, day 1, which is music activity. Sabi dito, I have to listen to a Southeast Asian song. So ang gagawin ko, pakikinggan ko tong Loy Krotong of Thailand at saka yung Burong Kakatua of Indonesia. So habang pinapakinggan ko yung video, magtitake ako ng picture na nakikinig ako. Tapos, I will answer the question, what do you feel after listening to the Loy Krotong of Thailand and Burong Kakatua of Indonesia? Pagkatapos ko makopya yung tanong tapos yung sagot, pipicturean ko yung answer sheet ko. Tapos ipapadala ko na doon sa link yung answer sheet ko at saka yung picture ko na nakikinig ako ng music. Bali dalawang pictures lang ang isi-send ko sa music. Pagdating naman dito sa art, syempre kokopyahin ko lang tong mga tanong at saka ko sasagutan sa aking answer sheet. Tapos pipicturean ko tapos isi-send ko. Bali sa arts, isang picture lang ang isi-send ko. Ngayon naman sa PE, yehey, day 3 na ako. Let's get physical. So, sabi ng teacher ko, basahin ko mabuti muna yung procedure bago ko gawin ang mga activities at maghanap ng safe na lugar sa aming bahay. Kailangan ko rin magpicture habang nag-a-activity. Tapos, isusulat ko sa answer sheet yung mga score ko. After kong masulat ang mga score ko sa answer sheet, pipicturean ko ulit ito para maipasa ulit sa Google Form. But wait, sabi nga pala ng MAPE teacher ko, before doing physical activities, kailangan ko mag-warm up at stretching. So let's get physical, tara! Cause I'm aiming stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the throne. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat you treat it like money. This song all alone, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Okay na siguro yun, nakakapagod din pala. Ngayon naman, i-double check ko, baka may nakalimutan akong activity. Tapos, nakita ko na meron 5 hanggang 6 na activities. Tapos, isang picture para sa sagot ko sa answer sheet. Bali lumalabas, ang ipapasa kong picture sa PE ay 6 hanggang 7 images. Okay, makapunta na nga sa day 4, health activity naman. Okay, sa health, bali kukopihin ko lang yung tanong, tapos sasagutan ko lang din sa band paper. Tapos pipicturean ko at ipapasa ko na sa Google Form. Yay, tapos na ako! Ay, hindi pa pala ako tapos, ipapasa ko pa pala to. So pupunta ako sa FB group na ginawa ng aming cute na MAPE teacher. Kiklik ko tong Google Form link. Tapos, kailangan ko mag-sign in ng Google account ko kasi hindi naka-sign in. Pagka-sign in ko ng Google account, ito na, nakapasok na ako sa Google Form. So una kong gagawin, complete name. Itatype ko ang aking pangalan, Kurt. Ay, mali. Last name pala muna. Kailangan ko magbasa ng mabuti. Galpo, Kurt, R. Okay. Tapos kunyari ako ay taga grade 8, 2D. Okay. Tapos saka ako ikiklik tong next. Ngayon, makikita ko na ngayon, ito. Dito ko na i-upload lahat ng picture ng aking answer sheet at yung mga evidences na ginawa ko yung activity. Pag-click ko ng submit, papasa na ako. Yay! Karagdagang paalala lamang, kung hindi kaya magpasa online ng inyong mga answer sheet, maaari nyo pa rin namang ipasa ang inyong answer sheet kasama ng inyong module sa ating paaralan. Yun lamang, maraming salamat.